Maswerte ang mag-asawang Dario at Mirna dahil nagkaroon sila ng kapitbahay na sobrang bukas palad sa kanilang dalawa. Hindi man nila alam kung saan nagmula si Lola Igida, pero hindi na nila inalam pa iyon. Ang inisip ni na Dario na meron na silang malalapitan sa tuwing may pangangailangan silang dalawa. Mabuti na lang at may kapitbahay tayong matulungin at hindi nag-aalangang gabayan tayo, sabi ni Dario kay Mirna. 5 buwang buntis na kasi si Mirna at madalas siyang dalawin ng matanda upang habilinan ng mga hindi pwede at pwede sa kanyang pagbubuntis. Napangiti ang babae sa kanyang asawa at saka napatitig sa binata. Mula sa kinaroroonan nila, sa tulong ng liwanag na nagmumula sa gasera mula sa kapitbahay nila, nakita nila si Lola Igida na panayang haplo sa kanyang kamay. Hindi mo ba napapansin? Para kasing madalas na mamasa-masa ang kamay ng matandang iyan at parang nilalagyan lagi niya ng langis, saad ni Dario. Napansin din. Baka may sakit lang ang matandang iyan kaya nagkakaganyan ng kamay, saad ni Mirna. Sinawalang bahala na lang nila ang kanilang napansin sa matanda at saka nagpa siyang pumasok sa kanilang silid. Dahil palalim na ng palalim ang gabi, nagpa siya silang mag-asawa na pumasok na sa kanilang silid upang magpahinga. Agad na nakaidlip si Mirna, si Dario naman ay naging irritable sa hindi niya matukoy na dahilan. Hindi siya dinalaw ng antok at kahit ilang beses siyang nagpalit ng posisyon, parang wala iyong silbi. Bakit kaya ganito ang aking nararamdaman? Tanong ni Dario sa kanyang sarili. Nasa ganoong sitwasyon si Dario nang bigla niyang marinig ang pag-ungol ni Lola Igida. Animoy nasasaktan iyon at namimilipit sa sakit. Dulot ng pagiging kuryoso ng lalaki, tumayo siya mula sa kanyang higaan at tsaka sumilip sa siwang ng dingding. Ano yan? Nagulat si Dario nang makita niyang nakabukas ang bintana ng kanilang kapitbahay. Ang mas lalong ikinagulat niya ay nang makitang nakadungaw roon ang matanda at namimilipit sa sakit habang itinataas ang kanyang dalawang kamay. Walang ano-ano, namulagat ang mga mata ni Dario nang makita niya ang unti-unting paghihiwalay ng dalawang kamay ni Lola Igida sa mismong braso niya. Sa hindi inaasahan ni Dario, nakita niyang tila may buhay ang mga kamay ng matanda. Gumapang iyon at saka lumundag sa karimilan. Napatitig si Dario sa pwesto ng matanda, pero wala na iyon doon. Napakusot siya ng kanyang mga mata. Namamalikmata lang ba ako? Tanong niya sa kanyang sarili. Matapos ang sandaling iyon, dinalaw na ng antok si Dario, kung kaya nagpasya na siyang mahiga sa tabi ng kanyang asawa. Nawala na sa isip niya ang kanyang nakita hanggang sa tuluyan na siyang nakaidlip. Bandang alas 12 ng hating gabi, naalimpungatan si Dario dahil sa kaluskos na kanyang narinig sa kanilang bubungan. May kumakaskas doon at parang balak na sirain ang kanilang atip. Ano kaya yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagpasya siyang magmatsyag habang nakatitig sa bubungan ng kanilang bahay. Walang ano-ano, natuklap ang nipang bubong ng kanilang bahay. Sinipat ni Dario kung ano ang naroon at nagulat siya noong nakita niya ang isang kamay na humahawak sa natuklap na nipa. Itim na itim iyon at may mahahabang kuko. Kamay? Paano nagkaroon ng kamay riyan? Dahan-dahang gumapang ang dalawang maitim na kamay na iyon na parang kawangis ng isang gagamba. Sa bawat galaw niya, tumutunog iyon na parang mayroong kinakalmot. Mirna! Kising! Mirna! Sigaw niya sa kanyang asawa. Sinubukang gumalaw ni Dario upang yugyugin si Mirna, pero hindi niya iyon nagawa. Ano ba? Bakit hindi ko may galaw ang aking katawan? Humugot ng lakas ang lalaki, subalit
hindi pa rin niya magawa ang gumalaw. Namulagat na lang ang kanyang mga mata nang mahulog ang dalawang maiitim na kamay sa mismong umbok ng tiyan ni Mirna. Gumapang iyon at hinaplos ang bandang puso ng babae. Ang mga kuko ng nasabing kamay ay bumabakat na sa balat ni Mirna. Dahilan para mapaungol ang babae. Tinabig pa ng babae ang kanyang kamay, subalit umilag ang mga iyon. Walang ano-ano, bigla siyang napasigaw. Ah, sakit! Wag! Wag! Nang mga sandaling iyon, nagawang igalaw ni Dario ang kanyang katawan. Dali-dali siyang bumangon upang pigilan ang dalawang kamay sa pagdukot ng sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang asawa. Demonyo ka! Demonyo! Sigaw ni Dario habang humuhugot ng lakas. Pinilit niyang alisin ang mga kamay na iyon sa tiyan ni Mirna. Subalit, sobrang lakas noon. Ano ka bang uri ng nilalang ka? Tarantang-taranta na si Dario dahil doon. Lolay Gida! Sumigaw si Dario upang humingi ng tulong sa matanda nilang kapitbahay. Pero natigilan siya nang makitang tumigil ang mga kamay na iyon sa kanyang ginagawa. Akmang uulitin pa sana ni Dario ang pagsigaw, pero dali-daling gumapang papalayo ang dalawang kamay na iyon. Napabuntong hininga na lang si Dario noong makarinig siya ng kaluskos na papalayo na. Anong nangyari? Napatitig si Dario sa kanyang asawa noong magsalita iyon. Hindi nakasagot ang lalaki. Tinignan lang niya ang tiyan ni Mirna at saka hinaplos-haplos hanggang sa muling makatulog ang babae. Nang makaidlip muli si Mirna, ay may kung anong sumagi sa isipan ni Dario. Hindi ba't nakita ko kung paanong humiwalay ang kamay ni Lola Igida? Gumulo ang isipan ni Dario at naging dahilan para mag-alangan siya sa kanyang naiisip. Baka namamaligmata lang ako kanina. Saad niya at nagpa siya na siyang matulog sa tabi ng kanyang asawa. Kinabukasan, kinukumpuni ni Dario ang natuklap na bubong. Maagahing nagpunta si Lola Igida sa bahay ni na Dario. Abot teenga ang ngiti noon nang humarap sa mag-asawa. Aba, Lola Igida, mukhang masaya yata tayo ngayon ah. Tanong ni Mirna sa matanda. Napangiti ang matanda sa kanya. Sabay sabi. Ah, oo naman. Alam ko kasi malusog ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Ingatan mo iyan at nang makita ko ang batang maituturing kong apo. Hindi mapigilan ni Mirna ang mapangiti dahil sa winikang iyon ng matanda. Nangako pa siyang iingatan nga niya ang batang nasa sinapupunan niya. Bago tuluyang umalis si Lola Igida, hinaplos pa niya ang tiyan ni Mirna. Dahil sa ginawang iyon ng matanda, natulala si Mirna. May kung anong kilabot siyang nararamdaman. Gayunpaman, hindi niya iyon binigyan ng pansin. Pagdating ng gabi, sinabi ni Mirna kay Dario ang ginawa ng matanda. Hindi nakapagsalita si Dario. Ayaw niya kasing paratangan ng matanda ng kung anumang bagay na hindi niya pa napapatunayan. Mas mainam pang matulog na lang tayo. Maaga pa kasi ako bukas. Sabi ni Dario sa kanyang asawa. Napatango si Mirna sa kanya at nagpa siya ng mahiga sa kanilang higaan. Nasa kalagitnaan sila ng pagtulog nang maalimpungatan si Dario. Nakarinig siya ng mga pagkalusko sa kanilang dingding. Noong una, hindi iyon pinagtuunan ng pansin ng lalaki. Subalit nang lumaon, napansin niyang papalapit iyon sa kanilang bintana. Napalingon na lang siya sa durangawan ng kanilang silid nang marinig niya ang dahan-dahang paglangit-ngit ng pinto noon. Dahil doon, tumayo siya at saka kinuha ang itak niyang nasa dingding. Ilang linggo ko na rin itong pinapahira ng suka. Dito ko malalaman kung totoo ang nakita ko o hindi. Pagkawika niya ng mga katagang iyon, saktong bumukas ang bintana. Tumambad kay Dario ang mga kamay na nakita niya nang nagdaang gabi. Napailing siya at saka dahan-dahang lumapit sa bintana. Akmang gagalaw na sana ang dalawang kamay
nang mabilis na tinaga ni Dario ang isa. Pagkataga na pagkataga niya ng kaliwang kamay na iyon, narinig niyang umungol si Lola Igida. Natigilan ang kamay na iyon, subalit mabilis namang gumalaw ang isa at saka pilit na sinakal si Dario. Hindi ako papayag na kunin mo ang aming anak! Buong lakas na hinawakan ni Dario ang kanang kamay na iyon at kahit na medyo madulas iyon, naggawa niyang itapon iyon sa dingding. Pagkalapat na pagkalapat ng mga kamay na iyon sa dingding, mabilis iyong bumalik kay Dario. Subalit, bago pa man tuluyang makalapit iyon sa lalaki, sinalubong niya iyon ng paghataw ng itak. Nahati iyon sa dalawa at sa ikalawang pagkakataon, narinig niyang humiyaw ulit ang matanda nilang kapitbahay. Dulot ng galit na nararamdaman niya, hinawakan niya ang dalawang kamay at hindi binitawan kahit na nagpupumiglas iyon. Nang mawari na ng lalaki na wala nang kawala ang mga kamay na iyon, tinagtad niya iyon at saka inilagay sa isang supot. Tignan natin kung ano ang magiging reaksyon mo! Tanda! Saad ni Dario sa kanyang sarili. Napalingon siya kay Mirna at nang makitang himbing na himbing pa rin iyon sa kanyang pagtulog, bumaba siya sa kanilang bahay na dala ang supot na naglalaman ng tinagtad na kamay ng matanda. Pagkababa niya, pumunta siya sa tapat ng bahay ng matanda. Lola Igida! Ang mga kamay mo! Akala ko mabait ka! Nagbabait-baitan lang pala at balak mo pang kunin ang aming anak! Sigaw niya at saka tinapon sa bintana ang supot na may lamang tinadtad na kamay. Hindi sumagot ang matanda kung kaya pinasok ni Dario ang bahay niya. Napailing na lang siya noong makita niya si Lola Igida na nakahandusay sa sahig, wala ng mga kamay at hindi na humihinga. Kalaunan, nalaman ni Dario na isa palang sumpang maahawig sa pagkaaswang ang kondisyon ng matanda. Ang kanyang kamay ay naghahangad na makadukot ng hindi pa nasisilang na bata at dadalim iyon kung saang katawan siya nang galing. Batid din nilang tangan-tangan ang tawag sa matandang iyon.